kung taga UST ka, alam mo to. Nila pinakamababa 1,000 So guys, ito na oh, pinapainit na ni Mang Toots yung ano niya, yung anong tawag ba natin diyan? Bananarama sauce. Bananarama sauce. Ayan oh. Kung maaamoy niyo lang yung amoy nito, guys. Kahit naka-mask ako, amoy na amoy ko. Ang bango. Nakakatakam na kainin. Yan, pag nakikita mo nagkukuha na yan, parang nagsusin ulit. May order dito sa cellphone, dito ilinalagay. Okay. Tapos by numbering 'yan. Ngayon ikinukuha namin diyan, inaakyat namin ay ibinababa namin dito. Paano? 'Yan. Ah, may pulley. May pulley. Galing. Ilinalagay namin dito. Kasi kung ikaw ay yung tauhan ko, nahihilo na siya sa akit baba, akit baba, fourth floor. Ilalagay namin dito yung order, saka namin ibababa dyan. Ah, okay. Saan nababa niya? Sa third floor? Sa fourth floor na. Oo. Ah, okay. Yung isang tauhan ko, may nag-aabang na. Yung nandoon, siya nag-aabang. Yun naman ang trabaho niya. Siya yung taga-collecta ng pera. Tapos tatanungin namin kung magkano ba ang pera. Oo. Para susuklihan nyo rin. Susuklihan namin dito yung kaka namin dito. Ah. So ito yung mga yung mga packaging. Dito, yan, dito ang packaging. Okay. Yan. So ilang piraso po ang laman yan? 20. Ito, so 120. So meron kami yan, yung finished product na. Tapos ito yung ilalagay na. Para pandagdag lang. Systematic yan. Ah, galing ha. Ang galing, sobrang systematic nga po. Grabe, ang galing.
Kasi yung ganyan po, magkano po yan? 120. 120 pesos. Oh. 20 pieces. 20 pieces. Yan. Tapos dito na ilalagay ito. Ilalagay dito. Cinnamon. Oh. Ngayon, ilalagay na. Ilalagay dito. Babalutin na. Yan. Ilalagay dito. Tapos, ipupuli na sa baba. Ipupuli na. Yan. Ang galing! Yan. Ilalagay na rin. Yan. Yan. Oh, punta ka na. Ay, kuha ka na dito. So guys, ayun. Nakikita nyo ba? Yung basket nandun na sa baba. So may nag-aabang na dun. Tapos sila na yung ano, magbibigay dun sa customer na umorder. Ayun guys, nakita nyo? May kumuha na. Ibibigay na ngayon dun sa customer. Marami nga kumukuha rito ng ano eh, picture. Pati yung kuha ng SM. Nadaanan ako. Nadaanan to. Sabi niya, ano ba yan? Naghanap sila ng pagkain dahil nagbukas sila ng SM Caloocan. Ngayon, sabi niya, naghanap sila ng kainan. Sabi niya, dito sa may Pinobal, maraming kainan. Tapos, sabi niya, ano yung basket na yun na umaakyat? Ano ba yun? Curious sila. Kuminto, tumano, nagtanong. Sabi niya, ano yan? Sabi namin, banana rama po. Nung kwan, pabilan nga ng isang order, di 20 pesos. Natikman nila, eh, siyempre mainit, di ba? Oh, crunchy, mainit. Ba? Alam mo bang iniwan yung cellphone number niya? Sabi niya, kung interested si Mang Toots na mag-put up sa any SM department store or sa SM ng kwan niya, pwesto, tumawag lang sa akin. Oo. Kaso lang sabi po, ang hirap nito sa SM kasi pandemic pa eh. Baka kaunti pa yung taong dumarating. Mang Toots, ano bang totoong pangalan niyo? Ang pangalan ko talaga is Edwin Francisco Vergara. Paano mo naging Mang Toots? Ngayon, nung magkaroon ako ng resto o kaya karinderiya dito sa may J. Berlin, ang ipinangalan ko, Tutsilog. Yan ay pangalan ng anak ko na panganay. Yung si Big Boy na nakita mo ron. Toots talaga. Jero Chel siya. Pero ang kwan namin, nickname niya is Toots. Ngayon, palagi siya dito sa bahay. Hindi siya lumalabas. Ako ang palaging nakikita ng mga customer ko. Tinawag akong Toots. Kaya naging Mang Toots. Kaya pero hindi sabi ko, hindi ko napapalitan tong Toots na tawag nila sa akin kasi very catchy. Kasi kung Edwin, regular lang. Pero yung Tutsi, pag tinatawag ko Tutsi, para bang nakakabata. Mang Toots. Ngayon, tinawag na ako ng Mang Toots doon sa palengke. Yun. As a respect, tinawag na akong Mang Toots. Kaya ginawa ko ng Mang Toots. Yun, ayos. So guys, eto na. Kumakain na. Titikman na natin ang legendary na banana rama ni Mang Toots. Kasama ko si Mang Toots, guys. At maraming salamat, Mang Toots, at pinaunlakan mo ako dito sa iyong bahay. At pinakita mo sa akin kung paano ginawa ang mahiwagang turon or mahiwagang banana rama. Yun. Banana rama ang tawag dito, guys. Hindi ito turon. Ang turon, malaki. Oo. Ito, maliliit lang. Oo, maliliit lang. Tinatawag nga nila turones daw. Turones. Pero iniba ko talaga. Ikman muna natin, ha? Parang nakaka-addict daw ito, eh. Mukha nga. Isa pa nga. Grabe. Actually, hindi namin tinitinidor yan, eh. Finger licking good yan, eh. Hindi yung finger licking good na rin natin. Finger licking good yan, eh. Ang sarap nga. Tanong ko lang, paano mo na-invento itong banana rama? Kailan? After 5 years, ayun nga, 10 years, medyo malakas na rin yung karinderiya ko. Nag-iisip ako. Sabi ko, ano bang dessert ang pwede ko naman ipang-kwan dito sa mga panghimagas? So, karinderiya lang talaga. Sabi ko, ano kaya ang pwedeng panghimagas ng mga panghimagas ng mga customer ko. Hindi si pa ko leche plan. Sabi ko leche plan. Kailangan ko pa ng research. Ako ng research. Bulaman, kung ano-anong kakanin. Na-traffic ako dyan sa may, ano? Na-traffic ako dyan sa may Espanya na yan. Papunta na ako ng Makati dahil sinusundo ko si Mrs. Tuwing hapon. Nakita ko mayroong babae gumagawa ng turon. Pagbalat niya ng saging, idinip niya, hinati, idinip niya yung
sa sugar, binalot niya at ilinubog na. Sabi, para bang ting! Gumanon sa sabi ko, ito na yata yung... Pa, oh. Sige, sa, sige, sige, eh. Sige. Guys, masarap ako tayo. Nga eh, pa, ano eh, maski ilang taon na ako, hindi pa rin ako nagsasawa sa saging eh. Sa banana rama eh. Tapos, di... Ting-ting-ting. Gumanon sa isipan ko, sabi ko, ito na yata, Lord. Sabi ko, ito na yata yung hinahanap ko na ano? Sagot sa katanungan ko na dessert. Nagpumasok ka agad yung banana rum. Gumanon ka agad kasi yung iniisip ko, yung baba oram, yung cream puff na dinalagyan ng ano, ng caramel na ang sauce niya, rum. Kaya tinawag niya baba oram. Excited na ako. Gusto ko na sanang bumalik ng bahay, pero susunduin ko pang misis ko. Mm-hmm. Di, pag sundo ko sa misis ko, kunento ko sa misis ko, mm-hmm. excited na ako. Hindi na ako nakakatulog. Hindi ako makakatulog. Sabi ko, gagawin ko kaagad ito. So, tinesting ko, nagkuhan ako, apat. Pero at that time, hindi ko na perfect. Gusto kong sabihin, hindi ko pa nakukuha yung tamang lasa. Okay. So, little by little na ano, yung panahon na lumilipas, nadagdagan ko na, linagyan ko na ng flavoring. Mm-hmm. Pati yung concoction ng rum na mayroon ng butter. Mm-hmm. Supposed to be butter, mm-hmm. pero ang mahal. Mm-hmm. So, nag-switch ako sa margarine. Mm-hmm. Pero parehas lang naman ang lasa. Mm-hmm. So, margarine, pineapple juice, may pineapple juice yan. Tapos may banana flavor. May banana flavor ka pa ba dyan? Patingin nga, ito yung banana flavor. Mm. Ito yung inahalo ko doon sa sauce. Kaya yan, naglumalapot. White Rose brand, baka naman. Oh, baka naman, White Rose brand. Sako-sako na ang buti ko sa inyo rito. Baka naman. Man. Tapos ito naman, ang banana essence, ito naman yung pampabango. Kaya nakikita kaya nga, bango nga eh. Nakakakuwang ka. Kain ka lang ng kain. Sabi ko sa iyo, magsasawa ka rito. Apat na ako guys, apat na ako. Ano, tatlong piraso, ano, 10 pesos. Tatlong piraso, ginawa ko, supposed to be 3 pesos ang isa. Ginawa ko ng tatlong piso or 10 pesos kasi... Para wala nang suklian. Oo, mahirap pa yung suklian. Magsusukli pa. So, 2010 pa lang pala nagsimula ito. Hmm. So, ano-anong masasabi mo? Masarap. Masarap talaga. Hindi siya turon talaga, guys. Kasi nga, iba yung turon. Turon na nakasanayan natin. May langka, may oo. Ano. Ito, nakita ko nasa family siya ng turon, pero hindi siya turon talaga eh. Iba eh. Kasi nga, yung bananang-banana, dahil dito sa mga banana essence, banana flavor. Tapos yung rum, na sauce niya. Kasi yung turon, wala namang ganyan eh. Oo. Wala namang sauce eh. Ito, yung sauce niya, yung coating niya, ang masarap guys. Hindi naman siya nakakalasing kahit rum. Oo. Saka hindi nakakasawa, no? Hindi nga nakakasawa. Pampito ko na. Maigit isang order na to. Hindi ako nagsasawa. Iyan na lang pinapanangalian ko eh. Panangalian niya na. Estudyante ka talaga? Oo. Maintindihan mo eh. Hindi mo nag-get. Talagang masarap naman kasi. Pero Mang Toots, grabe talaga to. Nakapito ko. Gusto ko pang umis na pinipigilan ko yung sarili ko. Pang walo. Pinipigilan. Pero sige, maswerte yung 8 eh. Maswerte yung 8. 8 na tayo. 8-8. So Mang Toots, gano'n naman kayo naapektuhan ng pandemic? Nung nag-lockdown, dito lang talaga kami. Walang gumagalaw. Tapos sabi ng anak ko, Dad, pagkatapos ng lockdown, sabi niya, Dad, magluto-luto na tayo. Maski, ano tayo, through... Online lang. Kasi may nagkukuan sa amin ng mga kaibigan namin. Mang Toots, nagluluto ka ba? Bakit po? Kasi mayroon akong ano, papadala, alimbawa sa hospital, 100 na food. Package. Iriregalo ko sa mga frontliner. Doon ako nag-umpisa. O sige, sabi ko, sige. Tapos nung pinupost namin sa FB namin, maraming nakakakita, mga taga-Amerika. Gusto rin nila magpadala ng ano, yung mga ganun din. Mm-hmm. Kung saan hospital. Sabi niya, Mang Toots, may mga kilala ka bang hospital? May mga kakilala ka sa hospital? So, umabot kayo na, nagpapadala mismo. Oo. Ang mangyari, ibubuk namin sa ano? Grab. Sa mga Grab. Sila na magdadala. Minsan, pag wala kami, ako mismo ang nagdadala roon. Mang Toots, maraming salamat. Ha? At welcome. Winelcome niyo ako dito sa bahay niyo. Pinakita niyo sa akin paano niluto ang matinding banana rama at pinakain nyo pa ako lang sobrang dami. Thank you at sigurado babalik ako at mag-o-order din ako nito. Okay.